Jami, and welcome back to my channel. So bago tayo mag-start ay subscribe nyo muna ang channel ko. At ngayon itutur ko kayo sa aming 80 square meters humble home. And our lot area is 239 square meters. So ang bahay na to ay duplex house, standard design, and ready for occupancy. So pasukin natin ang aming living room! Yan! So this is our tiny living room. Ayan siya guys. So may couch kami dito, good for 4 persons. At naglagay na rin ako ng 3D na wallpaper para medyo mas lumaki pa yung itsura at yung design ng aming sala. Ayan yung father ko. Hi, dads! So busy siya. And ayan guys, ito ay CR ng aming parents. Okay. So ito yung aming sala. May isang TV at may tatlong couch. So let's go to my sister's bedroom. Tcharam! So ayan ang aking sister's bedroom. At kung makikita nyo sa picture guys, ganyan siya kaayos noon. And ngayon medyo magulo-gulo na siya kasi naka-quarantine tayo. At busy siya nagluluto sa likod. So meron siyang dalawang closet. At dahil kailangan niya yan, kaya punong-puno ng closet ang kanyang kwarto. At meron siyang isang paglalagyan din ng mga bags. So let's go to the next room that we have. Okay. Chet! And this is my room, mga kajami! Ayan, so simpleng-simple lang din ang aking kwarto. Napakaliit lang niya, pero nakikita niyo naman napakaayos, diba guys? So I have my own headboard, which is ginawa ko lang din yan. And halos lahat ng nandito sa loob ng aking kwarto ay DIY lang, ginawa ko lang. Kung napapansin nyo, wala akong closet kasi nga hindi pa ako nakakapagpagawa ng built-in closet ko, built-in cabinet ko. So pasensya na kayo guys at medyo wala pa talaga tayong ano ngayon, time magpagawa. So ayan ang aking room. And let's go to our kitchen! Ayan, napakaliit lang din ang kitchen namin at medyo magulo-gulo lang din guys. Pasensya na kasi nagluluto yung sister ko para sa aming dinner mamaya! Ayan! And this is our kitchen and that is my sister. So medyo magulo pa lahat yan. May mga kaldero dyan. May mga ayan, nagluluto-luto siya. Mahilig siya magluto. And ngayon, this is my restroom. Hindi ko na siya papasukin guys. At ayan ang ulam namin mamaya. Daba! So let's go to our extension kitchen. Ayan, itong extension kitchen namin, nakalagay dyan ang aming ref at yung paglalagyan ng aming mga foods, ganon. Close ko lang yung door ng walk-in closet ng parents ko. So napakasimple lang ng bahay namin. Complicated pero simple lang guys. And ito, we have sliding door here. Napakalaking sliding door. Ayan. And now, let's go to our extension kitchen with laundry area. This is our dirty kitchen, guys. Yan, naguhugas din kami ng mga pinggan dyan sa labas. At ito, yung laundry ko. Sabi niya, wash me kasi madumi na nga siya. Punong-puno na ng labahan. And this is our washing machine. Ready-ready siya dyan anytime, guys, na kailangan ng maglaba, ganarn. So, ayan, napakataas ng bahay namin kung nakikita nyo. Pati yung gate namin ay napakataas din. And this one, guys, is our extension. Yan yung aming paglalagyan ng mga laundry. Ayan. So, pagsampayan yan. So, let's go to our second floor. Napakataas ng hagdan namin, di ba guys? Napaka-complicated ng bahay na to kasi puro extension na lang din ang ginawa namin dito. Ayan. Ngayon, let's go to our guest room na naging bodega! Woo! Yan! Ganyan siya kagulo ngayon, guys. Kasi nga, naging bodega na siya. Actually, expectation versus reality. Dapat talaga guest room to, guys. Pero since wala kami paglalagay ng mga gamit na to, ay nilagay na lang din muna namin dyan. Andyan pa nga yung mga aking hanger. Kasi wala pa akong closet, kaya dyan na lang muna siya sa bodega. So, puntahan natin ang ating ang ganda ng sky, guys. Ang ganda ng clouds. So, dito kami nagko-coffee. Minsan, dito kami nagdi-dinner. Nagbabanding-banding. Nakakapag-ano kami ng fresh air. So, may tatlo kaming sasakyan dyan. Yung isang sasakyan na sasakyan ko na sa labas kasi hindi nga kasya dito sa ating parking lot. So, ayan. Nakikita nyo yung terrace namin. At meron pa kaming nakaabang na terrace pang third floor natin, guys, no? So, hanggat kaya pang extend ng extend, ayan. Yung father ko, busy siya. Ayan, sige lang, Facebook pa more. So, let's go to their restroom. Bathroom ng aking parents, guys. Yan, napakasimple lang din, pero madaming buting-ting. Okay?
And we have electric fan! Gusto nila lang electric fan, guys, kasi ayaw nilang mapawisan habang naliligo! Kasi may hot shower sila, guys. Ayaw nilang mainitan kaya may electric fan sila. Ang galing, di ba? And let's go to their bedroom! Ayan, this is my parents' bedroom and their air condition. Sila naka-split type, pero kami ng sister ko, may kanya-kanya din kaming aircon, pero hindi nga lang split type, square type siya ng air condition. So, ayan, this is their bedroom. At behind that curtain, guys, andun yung walk-in closet nila. Hindi ko na rin papasokin yan kasi medyo private part yon, okay? So, ayan yung headboard nila. Kung di nyo pa napapanood, guys, yung paggawa namin ng headboard, please do watch my video sa paggawa natin ng headboard para matutunan nyo din gawin yung napaka-sulit, affordable DIY headboard. Napakagandang headboard dyan, guys. Diba? Gawa lang namin yan. So, itong bahay namin is 80 square meters and we have 239 square meters for the lot area. We have one living room, three bedroom, two bathroom, one kitchen, one dirty kitchen, one extension kitchen with laundry area, and one guest room na naging bodega. And we have terrace and parking area! So, that's it, guys. Thank you so much for watching!